morning and have another here at yan, magandang umaga. Meron pala tayo ditong GD110. GD110, so yung pinakamahirap erekta. Uy! Alam nyo ba, hindi basa-basa nire-erekta yung GD. Hindi katulad ng ibang motor na pagdikitin mo lang yung dalawang wire, mapapaandar mo na siya. So ito, GD, mga welder, ayan. Nirekta natin, ah. So, na-erekta naman natin. So, ang ginawa kasi natin dito ay ganito. Yan. Makita ko sa inyo. At kung paano natin binaklas. Yan. Binaklas ko kasi yung headlight. Yan o. Oh. Yan. Baklas-baklas na yung headlight. At ito yung kanyang sasusian. So, mapapansin nyo, may tatlo siyang wire galing sa ignition switch. Yan. So, kahit pag dikit-dikitin itong tatlong to, hindi ito basta aandar. No? Kapag pinutol nyo lang. Kasi ang GDI resistorize or yung may resistor or may maliit siyang supply o yan o. O papansin nyo yung resistor na yan. Yan. Kasi nawalan to ng kuryente, hinila dito sa bahay, binatak to. At ay walang maglabas ng kuryente. Yan. Narekta natin. So pagkarekta natin, lumabas ang kuryente, wala pa kasing pambili ang may-ari ng susian. Sabi ko masisira yung susian nyo kasi sira na naman talaga yung susian nyo. Although yung parang tinatawag nilang kahit alin susi. Ayan. Ang ginawa natin, hinilang natin oh, yung resistor. Yung resistor. Oh. Yung brown, black, red at gold. Ayan. Yan yung kanyang kulay. At nang pinandar natin, nawalan yung nagputol-putol yung andar. Nagputol-putol. So, may battery naman siya. At, chinek natin, naiuwi ito nung may-ari, tapos, nung gagamitin na, nawala. Ayan. So, kaya pala, nagputol-putol yung andar. May battery naman siya, pero yung battery niya, luma na. At, hindi na makakarga. So, nalagay natin yung battery natin. Maandar naman. So, tatanggalin na natin itong battery natin. Kasi, na-trace na rin natin kung bakit siya nagputol-putol. Kung bakit nagputol-putol. Eh, ito palang, yan, ito palang dito sa charger niya. Regulator. Itong positive. Ay, putol na. Corrosive na. Corroded na. So, nang tinanggal natin yung sasakit, ay putol na. So, ang ginawa ko ngayon, nilagyan ko po siya ng extra wire para dito ko na lang siya itatap. Itong paglabas ng positive. So, yan. Okay na yan. Kaya naman, natakbo na siya. Yan. Kasi pag hindi ito nakakabit, ay umandar. At putol-putol. Umaandar siya, pero hindi na siya kayang isustain ng battery. Kasi nga, putol-putol na yung andar. Yan. So ito, nilagyan natin ito. Nagdire-diretso na yung andar niya. Subukan natin kung mapapaandar natin ng ano ng hindi ito nakakabit. Kasi nung isang araw umandar, tapos putol-putol. Try natin. You know, mahina na yung battery niya, yung neutral. Kaya hindi na siya andar. Ayaw na. So once na inilapat natin ito dito, inilapat natin, positive to output ng charger. Hindi pa lang at umandar na. Umiminor na siya. So yun. At-trace ko kung anong sira. At yan, sinira natin. Na itong ganitong GD. So sa mga nakakalam, so, para lang ito sa mga baguhan na nag-re-rekta ng ganitong GD. So ako, baguhan lang naman din ako sa pagmimekaniko. Kaya, yan. Sineshare ko lang din kasi natutunan ko lang din naman yung ganyang pamamaraan, no? So, ayan. Well, there, pag nagpuputol-putol andar, maaaring maraming dahilan kung bakit nagpuputol-putol andar. Pero isa na ito, kapag may lumalabas naman siyang kuryente. Ayan. Alright. So, ayan mga well, there, ilalagay na natin to. At okay na. No? So, ayan. Hanggang dito na lang muna. GD110. Alright.
para hindi magputol-putol ang andar, ito kailangan goods. Ayan.